guys! Hi mga baklang to! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Elaine! So, ayun, our vlog for today is about answering your questions na nagsisimula sa word na bakit. Bakit, 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 bakit? Ang dami nating tanong, bakit, bakit, bakit? So, isa-isa na natin yun. Okay? Let's do this! May listahan ulit ako. Dahil napakadami niyong bakit. Okay. At sana may tindihan ko siya. Diba? Okay na. Ali, bakit sa sobrang daming tao sa mundo, sa isang tao lang na tayo nasasaktan na paulit-ulit? Kasi siya lang yung may karapatang sa ating manakit. Alam mo yun. May isang tao kung kaayaan natin, papayagan natin manakit sa atin. Kasi siya lang din yung nakapagpasaya sa'yo. Yun nga yung sinasabi nila na kung sino nakakapagpasaya sa'yo, minsan siya rin yung nagpapalungkot sa'yo. And that's okay with you kasi nga siya yung nagpapasaya sa'yo. Diba? From Blessed San Jose, bakit di ka tumataba? Yun nga, hindi ko nga alam kung bakit. Ginagawa ko naman lahat, diba? Ginagawa ko naman lahat. Oh. Ganun? Hindi ko alam kung bakit. Harinawan. Soon. Tumaba. Diba? Para maging FA. From Rizalie Vicente. Bakit tayo single box? Siguro kasi mas ino na natin yung career. Mas nagpa-focus tayo sa career. Kaya tayo single hanggang ngayon. Mas okay na unahin yung career kaya sa love life. Mas okay na unahin ang pamilya kaya sa love life. Kasi yun yung mas mahalaga. Yun yung mas mahalagang unahin dahil kailangan muna natin silang tulungan. And kailangan naman talaga natin sila tulungan. That's our responsibility. So, mas okay yun. Kesa sa love. Siguro, kaya wala tayong love life ngayon dahil doon. Mas kailangan natin unahin yung pinaka-priorities natin bago doon. Ganun. From Gemma Gem Villoria. Bakit ang sexy mo? Anong ginagawa mo? Hindi ko rin alam. Alam ko payat ako. Hindi ako sexy. Alam ko lang. Wala akong ginagawa actually. Wala akong workout. Wala akong ano. Normal na buhay. Kain, tulog. Ganon. Puyat pa. Hindi ko alam eh. Ganon lang din. And lahat nga tayo, may kanya-kanya tayong figure ng katawan. And lahat yun perfect sa paningin ni God. Okay? That's fair. From Mika Palyada. Bakit pinipili pa natin sarili natin sa taong ayaw sa atin? Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin yung isang tao na magustuhan ka kung ayaw naman sa'yo. Let them do what they want to do. Okay? Huwag mong pilitin. Kung mamahalin mo, mahalin mo. Pero huwag ko siyang pilitin. Okay? Kaya ka nasasaktan kasi pinipilit mo yung hindi naman dapat. Kaya nga, hayaan mo lang sila. Okay? Mahalin mo na sila, pero hayaan mo lang sila kung anong gusto nila. Huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi pa pwedeng mangyari, hindi talaga pwedeng mangyari. Ganon. From Kim Mika Visceral. Bakit di ka na-crush back? Hindi ko rin alam, pero okay lang. Okay lang talaga. Charot, okay lang. Expected naman. Shout out Kim Mika Visceral. From Melanie Manguia, bakit napaka-bait mo? Ganun dapat naman kasi talaga lagi. Dapat lagi tayong maging mabait. Kasi nga, may good and bad karma na kung ano yung ginawa mo, yun din yung mangyayari sa'yo. So, dapat maging mabait lang tayo na maging mabait. Kasi, maiksi lang ang buhay, te. Kung puro puot at masasama yung nasa isip mo, mas okay na magpakabait tayo, maging mabait tayo, maging blessing tayo sa iba. Kasi masyado nga lang may siyang buhay para magpakahit pa tayo. At least nagiging blessing niya tayo sa iba kapag nagiging mabait tayo. Ganon. For Marian Barantes, bakit ang hirap palalani na dapat nakalimutan ng pagkain ng rice? Bakit dapat? Siguro, uy, importante din ang rice ah. Kumain ka naman kahit once. Pero kung hindi talaga pwede sa'yo, maglagay ka na reminder. Kasi,
Kaya siguro nakakalimutan mo, syempre, nakasanayan mo. Pero kung kailangan, dapat maglagay ka ng alarm or reminder na hindi ka dapat pwede kumain ng rice. Ganon. From Melanie Mangiage, bakit nang humble mo patanghaling mo pa sa mga panin? Syempre, kasi para makapatid ko na yung mga panin natin sa kando. So, inalalayan lang, ginaguide lang sa mga dapat at hindi dapat gawin sa fandom. And syempre, bilang ate, okay. Alam mo yun, maganda yung may nagaguide sa inyo, maganda yung may isasabi sa inyo kung may mali ka nagagawa or kung may tama man, may... Alam yun, every effort kasi should be rewarded. So, kung may nagawa kang tama, syempre, andyan sila para purihin ka and motivate ka palalo para galingan ganun. Kaya mas okay sana talaga na lahat caring sa mga kapatid nila para alam nila ang tama sa mali at para makaiwas sila sa pagiging toxic. Alam yung toxic. Diba? From Samantha Nicole, bakit sa pamilya lagi may favoritism? Meron ba? Kung meron, siguro may... Paano ba to? Hindi ko alam ah kung bakit may ganun. Pero kahit naman hindi sa pamilya, kahit naman sa school, kahit naman sa trabaho, mayroon. Pero hayaan mo lang. Gawin mo lang kung anong dapat. Hayaan mo lang. Kasi hindi naman natin masisisiyan kung bakit may mga favorite. Hindi naman natin mapipigilan yan. Kung katamang gawin na natin, ay gawin na natin yung dapat at yung tama. From Kimberly Sarmiento, bakit mo ako friend? Syempre, alam mo na. Diba? Hindi, kasi totoong tao ka, girl. At saka, mabait. Kaya alam ko kung bakit naging magkaibigan tayo, naging magka-close tayo. Kasi isa yata tayo ng utak, charot. Ayun, hindi ko rin alam kung bakit, pero alam ko talaga, dahil lang dyan, kasi totoong tayo. Tao tayo eh. Kaya, nagkakaibigan yan, diba? Ganun. From Rica Castrudes, bakit kung kailan mo hawala, dun lang makikita talaga. Hindi ko alam ah, hindi ko alam kung bakit ganyan lagi nangyari. Kung kailan nawawala, dun lang nakikita yung halaga. Sana, habang nandiyan pa, nakikita na yung halaga. Kaysa sa marirealize mo yung halaga kung kailan wala na sila. Kasi mahirap yun ah. Kung kailan wala na, dun lang makikita yung halaga. Hindi dapat ganun. Siguro kasi kaya ganun, hindi nila na-enjoy or hindi nila agad napapansin yung isang effort. Hindi nila agad na-appreciate yung taong nandyan. Tapos akala nila marirealize kung kailan wala na. Yun yung mahirap. Kaya dapat hindi natin dapat gagawin na. Ganon. From R.R. Salarda. Bakit hanggang ngayon siya pa din? Uy, hindi ko rin alam. Seryoso. To be honest, since 2017. Oo, tama. July 2017 ko naging crush yun. Hanggang ngayon. Siya pa din. And hindi, kahit ako, hindi ko masagot ng tanong na to. Kung bakit hanggang ngayon, siya pa din. Kasi, mahirap eh, mahirap. Hindi ko nga alam kung bakit ko naging crush, diba? Hindi ko alam yung pinaka-reason. Ganun siguro talaga pilap mo yung isang tao, no? Hindi mo alam yung reason. Basta ang alam mo lang, mahal mo siya. And hindi ko talaga alam kung bakit nangyayon siya pa din. Alam mo yun, ang daming nagkagusto sa akin, ang daming pogi naman yun, lumang mapabakla, lalaki or what. Pero na, siya pa din. Oh my God. And hindi ko talaga alam kung bakit ganun. At hindi ko alam kung hanggang kailan. Yun lang masasagot ko, hindi ko alam kung hanggang kailan. At hindi ko rin alam kung bakit. Ganon. From Kyla Mitch, bakit may mga taong after makuha yung gusto nila, iniiwan na sila? Nang sa take advantage, syempre. Pero, yun nga rin, isa sa toxic traits na dapat pigilan ng ilan sa mga tao ngayon. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ka, kung kailan nakuha na dun pa lang, dun naiwan yung isang tao. Dapat kahit na nakuha mo or hindi. Hindi mo pa rin iwan yung tao kasi matino ka. Okay, hindi dapat ganon. X yun. Ganon. X. From
Michael Laureta. Bakit na-invent ng salitang bakit? Dahil na-invento rin ng salitang mga tanong tulad ng paano, ano, saan, sino, at bakit. Dahil doon napasamang salitang bakit na nagtatanong at sumasagot sa mga dahilan. Sumasagot sa mga sagot. Ang tanong na bakit ay sumasagot sa mga salitang kasi, dahil. Kaya na-inventong bakit. Shoutout Michael Laureta. From Shaira Tohoy. Bakit kaganyan si sobra ganda mo? Talaga ba? Uy, may mas maganda pa sa akin. Pero thank you. Oo, feeling ko naman may mas magaganda pa sa akin. Pero okay. Thank you. Lahat tayo may kanya-kanya kagandaan. And kasi God's masterpiece tayo lahat eh. So lahat tayo may iba't ibang beauty. And for sure, ikaw rin maganda. Diba? We have a different face na masasabing maganda. Diba? Pantay-pantay tayo lahat eh. So ganun. From Ate Christina Gonzalez, bakit hindi ka mapakali sa DP mo? Because I'm so bored. Alam niyo ba sa sobrang pagka-boring ko, parang after ilang oras, magpapalit ulit ako. Ganun ako ka-bored sa life. Oo. Kahit sa trabaho, kung nangyari bored ako, papalit ako ng DP. Pag wala akong ginagawa, papalit ako ng DP. Kunwari, naisipan ko lang, ah, magpapalit ako. Wala akong pakay kung wala magla-like. Wala akong pakay kung may magsasabi na ito palit-palit ang DP. Wala akong pakay. Ang concern ko doon is yung mapunan lang yung pag-board ko kasi nga naboboring ako. So, gusto ko lang magpalit ng DP. Gusto ko lang, pag gusto ko lang, push, PM ko agad yung makaibigan. Ano maganda dito, papalit ang board kasi ako. Ganon. 43. Bakit ang hirap takasan ng insecurities? Like, kahit isipin kong enough na ako, feeling ko, mas maraming kulang sa akin. Dito, bakit? Pero, paano magkaroon ng confidence ng kagaya sa'yo? From Danica Denise. Kasi, isa yan sa inahangaan ko sa'yo. Ano? Just be yourself. Kasi, yun lang naman talaga ang dapat. Kailangan natin tanggapin kung ano tayo, kung ano yung meron tayo, kung ano yung wala tayo. Kailangan natin yung tanggapin para mabuo natin yung confidence sa kailangan natin iharap sa sarili at sa ibang tao. So, yung mga insecurities na yan, i-accept mo lang yan, lahat ng flaws, i-accept mo. And once na-accept mo na yan, yan yung magiging strength mo para magkaroon ng confidence sa araw-araw. Number 44, from Janelle Verso. Bakit po naisipan mo na mag-collect ng mga bagay about kay Meme? Kasi gusto ko, as a fan girl, kasi ganun ako, kung ano yung meron na meron siya, gusto ko meron din ako, like yung mga katulad ng t-shirt, ganun, para nakaka-fulfill kasi ng puso kapag meron kang kagaya sa idol mo. So, yun yung way na pagpa-fangirl ko. 45 from Rochelle Serminio, bakit lumalaban pa din tayo? Kasi kailangan natin lumaban sa araw-araw, huwag tayong susuko kasi kailangan natin yan para mabuhay at para matupad natin lahat ang pangarap natin. Kailangan natin lumaban sa buhay, kailangan natin yan kasi hindi naman tayo magtatagumpay kung hindi natin pinag-irapan at hindi tayo lumaban sa buhay. 46. From Jay Del. Bakit natin patuloy na minamalin ta alam naman natin malabong mapasa atin? Kasi nga, unconditional love yun na kahit hindi ka tayo mahal ng mahal natin, ay mahal pa rin natin kasi yun yung nararamdaman natin eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pero patuloy pa rin natin siyang minamahal kahit na imposible na mamapas sa atin. Kasi nga, inuulit ko, unconditional love to. Yung nararamdaman mo yan, unconditional love yan, na kahit walang kapalit, ay gumagawa ka pa rin ng way at nagmamahal ka pa rin. Ganon. 47 from Thea Bacau ko. Bakit po yung ibang fans napaka-toxic? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ang pangit ng toxic, kaya dapat hindi natin ginagayang ganun. Kasi ang pangit-pangit ng toxic ng ugali. Ang pangit ng toxic na fans. Kaya please, huwag kayong toxic. From Regine, bakit kahit ipaglaban mo na talo ka pa rin? May ganun talaga sa life. Kahit ipaglaban mo na talo ka pa rin, hindi mo naman masisisi yung life na ganun talaga talaga kung bakit. Hindi lang natin alam kung bakit nangyari. Pero there's a purpose why it happened. From Kyla, bakit po kailangan magka-crush sa teacher? Hindi naman kailangan, gusto lang. Oo. Tsaka hindi naman kasi natuturan kung kanino talaga magkakagusto. Kahit teacher guard or kung kanino man yan.
Diba? Kung gusto mo eh. Ganun. From Louis Ong, bakit ang manok, di ko nakikita ang itlog? Bakit kasi kinahanap mo yung itlog ng manok? Hindi mo kailangan namin na itlog ng manok. Nakakain mo naman din yun. Ganun. Okay, last. Bakit di ako support ng parents ko sa pag-fangirl sa Vice? Ayun. Hindi natin masisisi ang parents kung susuportan tayo or hindi sa pag-fangirl. Ang kailangan natin ay intindihin sila. Dahil malamang may reason yan and may dahilan sila bakit nila ayaw supportahan ka. So, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa at gawin ang tama. Supportan pa rin yung Vice ayon. Pero, iisipin mo lagi yung limitasyon mo sa pagka-fangirl. Dahil alam mong hindi ka nila supporta. And sana, balang araw, masupportan ka nila sa pagka-fangirl mo para masaya. Thank you talaga sa lahat na nagtanong sa akin. And for more requests na gagawin ko sa YouTube channel ko, just comment below or PM me. Thank you for watching, guys. Hope you like it. Please like and subscribe. Bye!